Hello, mga face mask! Hello din sa inyo, Grade 3 pupils! Sa ating nakaraang video na talakay kung paano lutasin ang mga suliraning routine at non-routine gamit ang area ng parisukat at area ng parihaba. Sa ating aralin ngayon, matatalakay ang pagkolekta ng datos. Tara, pag-usapan na natin ito! Oops! Pero syempre, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para sa next video. Maraming salamat! Simula na natin sa ating halimbawa. Halimbawa, tingnan at suriin kung paano ipinakita ang pagkolekta ng datos. Mga score sa lagumang pagsusulit sa matematika. Makikita natin ang iba't ibang score dito. Ipinakita ang mga score ng mga mag-aaral sa lagumang pagsusulit. Upang makuha natin ang tamang bilang ng mga score, gagawa tayo ng talahanayan at itatali natin ang mga score upang makuha ang kabuuang bilang ng bawat score. Ito ang ating paraan upang makuha natin ang tamang datos. Ayan, talahan na yan kung paano itali ang mga score. Ang ating talahan na yan ay hinati sa tatlo. Ang unang column ay para sa score. Makikita na ang pinakamataas na score ay 20 at sinundan ito ng 19, 18, 17, 16, 15. 15 ang pinakamababa. Saan ulit galing ang mga score na ito? Doon sa unang table natin, mga score sa lagumang pagsusulit. Matapos kong suriin ang mga score, napag-alaman ko na ang pinakamataas na score ay 20 at 15 ang pinakamababa. Tapos sa ikalawang column ng ating table ay may nakasulat na tally. Dito natin ilalagay ang mga score habang iniisa-isa natin nabilangin ang mga ito. At ang ikatlong column ay may nakasulat na kabuuan. Dito natin isusulat ang kabuuang bilang ng bawat score pagkatapos natin itali ang lahat. Tara, simulan natin mangolekta ng datos. Balikan natin yung score sa itaas at magsimula tayo sa 20. 20. Pansinin na nilagyan ko ng guhit na dilaw yung 20. Ito ay para hindi ako malito sa pagkuha ng datos at para alam ko na nabilang ko na ang score na ito. Tapos, maglagay tayo ng linya sa tapat ng tali. Kumakatawan ito sa bilang ng 20. Sunod naman, 19. Lagyan ulit natin ng kulay dilaw. Tapos, lagyan din ng tally ang 19. Ganito lamang ang gagawin natin sa lahat ng score upang makuha natin ang tamang bilang. Sunod naman ay 15. Sunod ay 16. 17. Tally. 17 ulit. Tally. Nakadalawa na ang 17. 20. Dalawa na rin ang 20. 15. Tally. 19, tally, 16, tally, isa pa ulit 16, tally, 20, tally, 17, tally, 20, tally, 18, tally, at nagkaroon na ng tally ang 18, 19, tally, 15, tally, 16, tally, 17, tally, 19, tally. Pinakahuli na yung 19. At yan, lahat ng score ay nabilang na natin at nalagyan na natin ng tally sa ating talahan na yan. Ngayon naman ay bibilangin natin ang kabuuan. Simula natin sa 20. Sa ating tali ay may apat na linya, kaya ang kabuuan nito ay 4. Ang 19, apat din. Kabuuan, 4.
Ang 18 na isa, kaya 1 ang kabuuan. 17 ay may 4 na linya, 4 din ang kabuuan. 16 may 4 na linya, ang kabuuan ay 4. At 15 may 3 linya, ang kabuuan ay 3. Pagsamasamahin natin ang kabuuan, 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 4 plus 3 ay 20. Ang total ay 20. May 20 kumuha ng lagumang pagsusulit. At makikita sa ating talahan na yan na ang pinakamataas na score ay 20 at ito ay may kabuuang 4 katulad ng 19, 17 at 16. Samantalang ang 18 ay may kabuuan na 1 at ang 15 ay 3. At yan, alam na natin paano makakuha ng mga datos. Maaari na natin sagutan ang mga gawain. Simulan na natin sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin at bilangin ng mga hayop na makikita sa larawan. Bumuo ng talahanayan gamit ang mga datos. May 3 uri ng hayop sa larawan. Ito ay manok, elepante at kalabaw. Gawan na natin ng talahanayan. Sa unang kolum ay ang mga hayop o uri ng hayop at ikalawang kolum ay tali at ang ikatlong kolum ay kabuuan. Pangalan ng hayop, magsimula tayo sa manok. Sundan ng elepante at ng kalabaw. Suriin natin at tingnan mabuti ang larawan. Ang unang larawan ay manok. Maglagay tayo ng tali sa manok. Sunod na larawan ay elepante, maglagay din tayo ng tali. Ikatlong larawan, manok ulit, tali tayo sa manok. Ikaapat na larawan, elepante, tali ulit tayo sa elepante. Kaapat, manok. Ikalima, kalabaw, yan, isang tali sa kalabaw. Elepante ulit, lagyan natin ng tali. Elepante ulit, tali, kalabaw, tali, elepante, tali. Ayan, kapag nakalima na tayo sa tali, paslant na ang ilalagay nating guhit. Ibig sabihin nito, nakalima na. Sunod, kalabaw, tali, manok, tali, at kalabaw ulit, tali. Bilangin na natin at isulat ang kabuuan. May 4 na linya sa manok, kaya ang kabuuan ay 4. May 5 linya sa elepante, kaya ang kabuuan ay 5. At may 4 na linya sa kalabaw, kaya ang kabuuan ay 4. Mayroon tayong 13 hayop sa ating larawan. Sunod naman, sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Kompletuhin ang talahanayan, isulat ang sagot. Bilang ng mga mag-aaral sa 3 baitang ng paaralang elementarya ng NYOG. At meron dito tayo sa unang kolum na seksyon. Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, Luna, at Escoda. Sa tapat ng Rizal ay may nakasulat ng tali, pero walang kabuuan. Sa tapat naman ng Bonifacio ay walang tali, pero may kabuuang 32. Sa tapat ng Aguinaldo ay may tali, pero walang kabuuan. Ganon din sa Mabini, Luna at Escoda. Walang tali, pero may kabuuan. Simulan na natin sa Rizal. Bilangin natin. Meron itong kabuuang 31. Tapos sa Bonifacio, lagyan natin ng tali. 5, 10, 15, 20, 25, 30
at dalawang linya para meron tayong 32. Sunod, bilangin natin ang aguinaldo. Meron tayong 38. Ang mabini, lagyan natin ng tali na 37. At ang luna ay 36. At ang skoda ay 39. Mayroon tayong 214 na kabuo ang bilang ng mga mag-aaral sa paaralang elementarya ng NIOG. Sunod naman, sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Kumpletuhin ang talahan na yan batay sa mga datos na nasa ibaba. Paboritong alagang hayop ng makaaral sa ikatlong baitang, Rizal. Yan ang talahanay natin. Mayroon tayong alagang hayop na aso, pusa, isda, at ibon. Tingnan na natin, bilangin natin lahat. Magsimula na rin tayong magtali. Simula natin sa aso. Isang tali, ibon, isang tali, aso, tali, isda, isang tali, pusa, isang tali, aso, tali, pusa, tali, ibon, tali, pusa, tali, ibon, tali, aso, tali, isda, ibon, aso. Nakalima na tayo sa aso kaya pataglilid na ang ating linya. Ibon, lima na din ang ibon kaya pataglilid din. Aso, pusa, isda, ibon, tali, aso, tali, isda, tali, pusa, tali. Nakalima na kaya paslan ulit. Pusa, tali, ibon, tali, ibon, tali, isda, tali. Yan, nakalima na din ang isda kaya paslan na. Ibon, tali, aso, tali, aso, tali, at aso ulit, tali. Bilangin na natin ang kabuuan. Sa aso, mayroon tayong 10. Sa pusa, mayroon tayong 6. Sa isda, mayroon tayong 5. At sa ibon, mayroon tayong 9. I-add natin 10 plus 6 plus 5 plus 9. Ang total ay 30, kaya ang kabuuang hayop ay 30. Ito yung mga paboritong alagang hayop ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang Rizal. At yan, natapos na nating sagutan ang mga gawain sa pagkatuto. At natapos na ulit natin ang isa na namang aralin. Tapos na rin natin ang math video na ito. Sana ay makatulong sa iyong pag-aaral ka, Face Math. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!